Bago ang lahat, shoutout muna sa mga subscribers. Katrinax de los Muertos, Wenderson Oliveira, Lauren F., Tiziana Domento, Felmonster, Jocelyn Ancheta, Relaxing Music, Philip C.G., Dubard Duran, Laura Garcia, Gabriel Hirsch, Tahara Tambuco, Andy Olebnar, Timoteo Barros, Manarchi. Gusto ko din pong batiin ang mga YouTube channels na mahihilig pong mag-comment sa aking YouTube channel. Marlon Abuyo, Doro Lacuachero, Pulan Moto, Ang Supremo Vlogs, Dark Dream Valley, Babylin Apalit. I also want to thank Angelar1277 of Reddit for giving me the permission to share this story with us. Simulan na natin ang kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Angie. May mga mangilan-ngilan akong karanasang paranormal. Pero ang di ko makakalimutan ay yung babae sa salamin. Nakatira kami sa bahay ng lola ko. Unang beses kong nakita ang babae sa salamin ay nung 10 or 11 years old pa ako noon. Nung time na yun, sobra akong upset at nakatingin lang ako sa salamin. Doon siya nagpakita. Nilitian niya ako at lumakad papunta sa kwarto ng aking lola. Dumaan siya sa likuran ko. Suot niya ang kanyang puting bestida na nakabotones pa hanggang leeg at nakahugis ba ng kanyang buhok. Napagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa nung nakapasok na siya sa kwarto ng aking lola. At may dala-dala siyang aso na Cocker Spaniel. Di naman ako natakot agad-agad, pero nung na-realize ko na multo pala yung nakita ko, saka pala ako nakaramdam ng takot. Di ko sila narinig, pero nakita ko lang siyang lumakad papunta sa kwarto, then lumitaw din yung aso. Pagkatapos, nawala na lang sila ng parambula. Nangyayari lamang ito pag ako'y tuwing nalulungkot at nakatingin lamang ako sa salamin. Wala akong idea kung sino siya, pero di ko siya makakalimutan. Pag tuwing nakikita ko siya, pakiramdam ko safe na safe ako. At pag nawala na naman siya, matatakot na naman ako. Ang tagal ng panahon, simula nung huli ko siyang nakita. Tuwing inaalala ko ang kanyang itsura, para siyang adult version ko. Makaisang linggo, pagkatapos kong ipost sa Reddit itong aking story, nakaramdam na naman ako ng lungkot at umiiyak pa nga ako sa aking pagtulog. Eventually, may narinig akong Pagkatapos, nakatulog na lang ako. Na-realize ko na kung sino man siya, ayaw niya na nakikita na nalulungkot ako.